Combat Sports. Yan ang pansamantalang tugon ng Philippine National Police o PNP sa kanilang kakulangan sa baril. Pansamantalang solusyon na mainam din daw para sa kalusugan ng mga pulis. My report, si Katrina Son. Taekwondo, Karate Do, Arnis, at Boxing. Mga combat sports kung tawagin. Ngayon, magiging katuwang na ang mga ito ng mga pulis sa pagpapanatili ng kapayapaan. Kanina inulunsad na ang programa sa Camp Krame. Lahat ng pulis kailangang sumailalim sa pagsasanay sa alinman sa mga nabanggit para raw mapagtuunan ang pangkalahatang development ng kapulisan, mapa-physical, mental at spiritual health. Layunin din daw ng apat na combat sports na to na mas mabigyang pansin ang self-defense at self-discipline na dalawa nga sa mga pinaka-importanteng bagay sa pagiging pulis. Mahalaga raw na bigyang pansin ang kalusugan at timbang ng mga pulis, maliban sa nakakapag-ehersisyo, natututo pa raw sila. Ang taekwondo expert na si Chief Inspector Kim Cobre, aminadong may kakulangan talaga sa baril sa pulisya. Kaya naman malaki raw ang may tutulong ng mga combat sports. Sa pamamagitan daw ng taekwondo ay matututunan daw ng mga pulis na gamitin lamang ang baril sa mga extreme situation. Makikita naman natin ngayon sa labas, not all the policemen really has firearms. Pero hindi hindrance yun sa trabaho namin na wala kaming firearms, hindi na kami pwede mag-perform ng trabaho. Ang mga training na ganito, malaking tulong daw kay PO1 Angelo Marquez. Ang Arnis ay pwede maging weapon of choice ng kapulisan para sa mga sa pag-arrest ng kriminal. Madadagdag ang combat sports sa dati ng mga ginagawang aktibidad ng PNP tuwing Martes at Huwebes, tulad na lamang ng taibo, jogging at ng iba't ibang klaseng sports. Malaki raw ang maitutulong nito sa pagbabawas ng timbang ng ilan sa ating mga pulis. Sa gitna naman ng kakulangan ng baril, sinolusyonan na raw ito ng PNP. Actually po, ongoing nga ho ngayon yung proseso ng pagbibidding dito sa mga baril na to. With that purchase, yun nga po, malaking epekto ito sa kakayahan po ng inyong Philippine National Police. Nakatakda na rin ang pagbili ng mahigit 60,000 short firearms na aabot sa halagang 1.2 billion pesos. Katrina Son, GMA News.